Magsitayo po ang lahat. Sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Lumalapit po tayo sa Panginoon upang hilingin ang kanyang kapatawaran. Tayo po'y nagkasala sa kanya sa ating mga ginawang pagkukulang at pagkakamali sa kanya. Sa mga pagkakataon na hindi natin sinunod ang kanyang kalooban. Tayo rin ay patuloy na humihiling sa kanya upang paburan ang ating mga petisyon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangrihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaalam mo kami, madarang nangingas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpapaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kay Gideon, Barak, Samson, Hefte, David, Samuel, at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalulupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpapatikom sila ng mga bunganga na mga leyon, pumatay ng mga nangangalit na apoy at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, kunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, anupat na pororoon ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhaying muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirapan upang muling buhayin
at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at bundok. Nagtago sila sa lungga ng mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin, at tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanan, may tiwala sa may kapal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Poon, ang pagpapala mo yung ilaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at iniligtas sa aking tagumpay. Ang iginawad, mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw Poon, nang aking tawagin, sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay agad, nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kumupkup. Libo mang kaaway, wala akong takot, humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako, sa lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Magsitayo po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sulupain ang mga Heriseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal. Kahit tanikala ang gamitin, malimit siyang ipangaw at gapusin ang tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw.
Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya sa libingan at sa kabuluran at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawanan niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong." "Sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may maraming kawan ng mga baboy na nininga kain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu na ang wika, "Papasukin na lang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad na tumakbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Pag nagtakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamilita ito sa bayan at sa mga nayon, kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit na matino ng isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari na inalihan ng mga demonyo at sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang bayan. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Salip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag sa iyo siya." Umalis ang taong yun at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa simula ng panibagong linggo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Senyor. Simula ng panibagong linggo, nawa matalima natin ang kalooban ng Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Patuloy po tayong nagdadasal sa diwa ng pagtutulungan at pagkakawang gawa. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Ikalawang aklat ni Samuel. Alam natin na nagkasalang malaki si Haring David. Pakikiapid, pagpatay sa tao. Nahabag ang Panginoon. Hindi mamamatay si David. Bagamat ang katumbas ng kanyang ginawa ay kamatayan. Ngunit, kahit na ba nabuhay si David, nakita niya na kailangan may kaparusahan. At sinabi ng Panginoon, "Hindi aalis sa iyo ang epekto ng ginawa mo, ang tabak ay nasa bahay mo." Kaya nga, napakinggan natin ang istorya ng kanyang anak na si Absalom. Tinangkang palitan si David ang kanyang ama bilang hari. At ang pagpalit ay pagpatay. Tinangkang patayin ang kanyang ama. Ang mismong nagrebelde sa kaharian ng David ay mismong anak niya si Absalom. At ito ang masakit kay David. Ito ang epekto, bunga ng
ginawa niyang kasalanan. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos, napakinggan natin kung paano nagpagaling si Jesus. Pinalayas ni Jesus ang isang taong nahihirapan. Matagal nang nasa tanikala, nakatira siya sa libingan sapagkat napakadaming masasamang espiritu ang nasa kanya. Ang pangalan ng mga masasamang espiritu na nakita si Jesus, pulutong, ibig sabihin malaking grupo. Kaya nung pinalayas ni Jesus, nakiusap sila na pumunta sa mga baboy. Ilan ang baboy? 2,000. Yung mga masasamang espiritong pinalayas ni Jesus pumunta sa ilang baboy? 2,000 baboy na nahulog sa pampang at nalunod. Kaya nga nagreklamo ang mga may-ari ng baboyan. Imbis na matuwa sapagkat gumaling ang isang tao, naku, nalugi ang kanilang negosyo. Eh, kung meron kang baboyan, eh 2,000 yun. Ewan ko kung mga nag-alaga sa inyo ng baboy dito, yung konti mong kapital, eto 2,000. Ayun, nalugi ng malaki. Sabi kay Jesus, huwag na kayong babalik ha, umalis na kayo. Ito naman na pinagaling ni Jesus, sinabi ni Jesus, pumunta ka, ipamalita mo sa lahat. Sa Decapolis, ibig sabihin ng Decapolis, 10 lungsod ang ginawa sa iyo ng Panginoon, ang kabutihan. Sa ating unang pagbasa, pangalawang Samuel, ang epekto po ng kasalanan. Kung alam lang natin ang bunga, ang resulta ng mga ginawa nating kasalanan, pagsisisihan natin ito. Sapagkat si Absalom, sabi ni David, buto ng aking buto, dugo ng aking dugo. Pinakamasakit sa magulang ang magrebelde ang kanyang anak. At sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, ang pinalayas ay pulutong na mga masasamang espiritu. Diba? Isang malaking trahedya yon. Kung sinasaniban ka ng napakadaming kasamaan, napakadilim at pinalaya ni Jesus, nagpatawad si Jesus. At hilingin din natin ang tulong ni San Juan Bosco. Siya po'y patron para sa mga kabataan. Ipagdasal po natin ang ating mga kabataan. Alam naman natin ang nakababatang henerasyon. Iba na ang pagpapalaki natin sa kanila. Iba na ang sitwasyon. Ngunit kailangan pa natin ipakita, ipadama, isalin sa kanila ang ating pananampalatayang Katoliko. Ipagdasal natin ang ating mga kinabukasang kabataan. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Juan Bosco, nawa tayo po, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Patawarin ang ating maraming kasalanan at tayo mabuhay ayon sa kalayaan na ibinigay niya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, ilapit sa Ama na may pananalig ang ating mga panalangin. Tugon po natin, kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipagadya mo kami. Ang mga Kristiyanong mamamampalataya, naway magkaroon ng tapang na magsalita ng may katatagan sa ngalan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipagadya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, nawahipuin ang Espiritu
ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng may pamumuhay, manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipagadya mo kami. Ang mga naghihinakit dahil sa hirap at dusa, naway malayaan natin ng walang pag-aalinlangan, manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipagadya mo kami. Makalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Iniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mapilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alag at tinapay, unana, upa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ang pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mo'y dipoy na titipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo at pagitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bosco, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
liwanag ng aming puso sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan ay dinulot kay San Juan Bosco na yung paglingap na maasahan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin na may mga karamdaman, lingapi mo po ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoonesucristo at niyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ang kanilang nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nilang mga pangalan sa binyag. May kong ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.